Isang magandang, 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 magandang oras po sa ating lahat. Nagitipadak nga Ilocano, nagitinalaing, kanpadak nga ginlalaing, naimbag nga oras yung nga awan labas na. O, dagadjay, hampay nga nakasubscribe dita. Ag-subscribe mo ton. Ag-subscribe. Subscribe kayo mo ton kung ako ma. Okay guys, pindutan nyo mo dati kwan dati bell button ng tapno ma-update kayo kadag iti videos ko taado ti Marites. Ti Marites tayo, di ba? Okay, so cast day na ibaga kidi last time nga video, kaya't ko nga buljakan dati nga lalaki. Ni Banat Bay. Kasi, pa, feeling ko nag-bully na ito nga tao. So, tawagan na nga Tanso. Lagi jay ko ah. Lagi tay, baka Bongbong Marcos. Kasi sa tiket, kaya na nga sa uwan na ito yung lalaki. Ngayon, ay nga dahil jay iti ko ah. Pagsasaritaan tayo tata. Kasi dahil ito yung lalaki, dahil ito'y ti original nga Tanso. Muy napay? Dati ide, permi iti panangi prepress na kadag iti Marcos. Ngum, iti madikam mo, no apay nga tatakot baliktadon. Ikam mo ano, prepreso dati nga lalaki kat nabayadan. Nang kukini Madam Maharlika nga kwa. Mas lakas jay sa nag-aati madika mo. Oh, dati kakabsat tapno mamati kayo kanyak no kasano ti panangi tantan una-una ni Marcos ide ni de FEM senior. Okay, buyaan tayo datoy. Na grabe ang propagandang ginawa ng Dilaw. Isipin mo ah, if there is one thing, okay? Actually, dalawa ang bagay na ibinintang ng mga Dilaw sa mga Marcos na matatandaan natin. Kunwari, hindi mo kilala. Kunwari, personal, wala kang alam sa politika. Dalawang bagay ang pwede mong ibintang kay Marcos eh. Yan yung paulit-ulit na sinabi ng mga Dilaw. Ano yun? Number one, diktador. Number two, magnanakaw. Tama, mali. Lahat siyang paulit-ulit siya mula noon, magnanakaw, 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 magnanakaw. Basta din ganyo kakabsat ah. Din ganyo dati nga lalaki. Tabuljakan tayo maon. Hinuhusga nila yung taong magnanakaw. Okay? Imagine niyo to ah. Inuhusgahan daw na magnanakaw. Pero sino na ngayon ang mga nanguhusga? Okay, continue. Kailan dinimanda yan? Naalala niyo yung PCGG nung panahon ni Cory Aquino? Ah, na kung lahat, kung saan sinequester lahat ng pag-aari kuno. Even hindi ah. Remember, even hindi nila pag-aari ng mga Marcoses, sinequester nila. Basta once sinabi nila, ah, ito kay Marcos ito. Kasi paano ko nalaman yan? Kasi nga yung aking tatay, isang abogado yun. Abogado siya ng isang kumpanya. Yung kumpanya nila, porket malapit kay Pangulong Marcos noon, merong sa isang beach resort, merong bahay doon na inalat yung may-ari. Pagpupunta ka, eto sa'yo, gamitin mo. May mga ganong klaseng mga negosyante na, oh, pag ikaw gusto mong bakasyon, eto sa'yo to, libre to, gamitin mo. So may ganon sila kay Marcos. Sa bundok yun eh, as in maganda, parang beach house. Sa bundok, tas beach house, labo mo ba? Basta! Hindi ko ma-explain, okay? Ay, sakamot, lutang kansamot. Pakulang kang tubay. Continue. Hindi ko lang mapangalanan kung saan lugar yon. So, ganun kaganda yon. And yet, hindi kay Marcos yun ha. Alam nyo ginawa? Sinubukang isequester. Sinubukang sabihin ng mga Dilaw, kay Marcos yan, amin na yan, kukunin na ng gobyerno yan, ginanon. Buti na lang talaga matikas ang tatay ko. Palakpak kami naman. Hindi, walang biro. Wala palakpak ka pa dyan, damo. Buti na lang talaga, matikas yung tatay ko at pinagtanggol niya yung kumpanya na... Sandali, patunayan nyo munang kay Marcos yan, hindi kay Marcos yan. Pinahihiram, oo, oh, tumitira, nagbabakasyon dyan, pero hindi kay... O, diba? Tanso? Kay Marcos yan, o. Oh. Talo sila sa kaso, yung hindi nakuha ng gobyerno nun yun, o. Oh. Paano nyo nalaman? Yun ang alamin, eh. So, ganun na nangyayari. Oh. Tapos, ano pa? Ang dami pa nilang mga pinagsasabing ninakaw daw, ganito-ganito, yung ginto na. Kaya ako naiinis eh. Diyan sa lintik na ginto na yan eh. Apo,
Adati may sa nga vlog mo, baga mo ka, no da kayo nga Marcos Escrit, madina kayo nga, ikan iti may sa nga gold, kastoy gold bar, kasta ka. Nanalo yung idol ninyong si Marcos, siguraduhin yung may ginto kayo, dahil pag wala kayong ginto, anim na taon namin kayong pagtatawa ng mga animal kayo. Huwag kayo iya. Ito yung magami dyan, sir. Natin magbagam na dyan. Apay da kami ayang Marcos loyalist ka kwa. Imbagami ayang pag-uuri kami iti gold. Excuse me. Iti suporta mi kini Bongbong Marcos ita. Aga po iti puso mi. Kasi amuti taon nga dagiti Marcos esket nasaya at nga tattao. Pagkita mo at diba? Pagkita mo iti nukasanong agsao. No, kasano dagiti anak na nagsasayaat da. Si siya, personally, humble nga ko ah. Haan nga, gapo nga Ilocano at ko ah. Ke, ta Ilocano ni Bongbong, kat iso tributos kon. No, tapo, taam mo, kan nagadun itinapatunayan nga nabuyak dita social media nga dagiti Marcos ka nasasayat nga tattao. Kan uri mampay ni Marcos Senior, makita mo at dagiti project na idisuna pa itinakatugaw. Diba? Aging gana tatta, datta dapay laeng nga pagnumnumaran iti tattao. Numnuapay nga permiti pa ng periperdiyo kanya na kat pagnumnumaran iti adunga tatta. Tao, nagitinar aramida na hindi iso na tinagtugaw ng presidente. Okay, tuloy. Esyo, ninakaw daw, meron na kinuhang mga ganyan. Ito ah, isipin nyo, ang tagal na, dekada na yung demanda na yan. Walang napatunayan ni isa itong mga dilaw. Alam nyo kung bakit? Ano sabi dito? Ang sabi dito, hindi tumayo. Hindi tumayo yung ebidensya laban kay Marcos. Sa madaling salita, ganito ang ginawa nila. Hayaan mo na yung ebidensya. Ang importante, siraan natin sa media. Yung media, bago ebidensya. Oh, barat bay. Nagkaputang iwat mo daytan, di ba? Di ba? Awan iti ebidensya. Tapos media. At tatayo nga vlogger. Saka may saka nga vlogger. Matulito man yung bagana. Hayaan mo na yung ebidensya. Ang importante, siraan natin sa media. O yan, siraan natin sa media. May saka mo, kut. Talaga nga pag-ulang ka nga talaga, kut. So, siguro na, boss na tabuok mo ang takwa. Tanso ka nga talaga. Butterfly. Tapos na ka lalay di kwa. Kampanya mga kwa. Nanaganan iti political butterfly. O diba? Kuti bagada na jay. Nga tinulad mo. Samantalang iti, ore iti isko iti. Apa mo, bulbul jakan iti. Hampay nga nag-quit ni kwa. Hampay nga matras ni Bongo. Kas ano, tumartaray niya presidente. O diba? Permiti pa ng pre-press mo kini Bongo. Tapos kini Isko pitik-pitikum. Tapos tata, kaligtad ka manon. Diba? Isong asi ka, iti original nga tanso. Diba? Butterfly, ano ayan at tuji na tigsa? Ijay ka, nag-quit ni Bongo. Kaputawan iti views mo nga tan. Hindi nag-quitan, tawan iti palapalastog mo dita vlog mo. Imapit ka dyan ti kwa. Sumarsaro no nga amom nga natiket ko nga sa uunan makapakabaw kapay albo diba tapos nga lang nga dati views mo limi pata kinis ko diba jay lang day jay ikaw mo ah takwa ikaw mo no biniyadan da ka biniyadan da ka ba tamda magaklang ikaw mo magpapaiso mahala ka ditan nga pa tiket ko nga sa uun day ka social media nga ibagbagan diba ay saka mo tapos sa ta baliktadon di adati may sa nga vlog mo nga kwa kakabsat ipakita na ito eh no kasano na nga katakatawaan ni Bongbong Marcos kas nalaglaing dati nga kalbo kulang ka kurai tayo play tayo may isang video na dali na eh danggan nyo takbo pakinggan ninyo ah ano daw ang dahilan kaya siya tatakbo nung simula ng kanyang pagdideklarang tatakbo siya o pakinggan nyo malalim to malalim para sa ating bansa ay ipagkaisa muli ayun. Ang sambayan ng Pilipino. Yun, ang lalim! Ano nakakatawa ni Jai, ha? Kaya siya tatakbo para ipagkaisa ang bansang Pilipinas. Okay. Lalim yan. Ah, sige, antayin natin. Ah. Ang pagkakaisa... Oh, pagkakaisa na naman. Adhikain ko. Ayan na, naging adhikain niya naman. Ang pagkakaisa na naman ng kanyang adhikain. Diba? Itang tiugalin dati nga kalbo. Reprise na di mo na nga video na. Tapos tatakot ko. Katakatawaan nan. Hoy kalbo,
Amo ba di pagkakaisa? Malalim ang ibig sabihin yan. No, ada di pagkakaisa, iti tao iti may isang relasyon, aduti marami danda, aduti magapuananda. Okay? Ika, nakalbo, kasini ah, kitang diwalis ting-ting, diba? Diwalis ting-ting. Padasem nga iwalis, di may isa nga istik, iti walis ting-ting. Baka walis ka, baka walis ka, baka linis ka ta ako ah, parubayam. Di ba ka kailangan iti kwa? Ado nga istik na, tapos i-repute mo iso da? Rabdog baling nga walis. There is unity. Kas jay day day. Ano aday ti unity? At aduti maaramid. Awat agpipinerde. Mga kaslakanyam, kalbo. Lewos tabuk mon. Ikabubulim. Talaga ka nga. Maka high blood ka nga talaga. Tuliti ate kakabsat. Magsimula siya dun sa pagkakaisa. Tinuloy niya sa pagkakaisa. Alalim, di ba? Alalim. Dahil sa aking tapat na paniniwala na ang pagkakaisa. Oh, pagkakaisa na naman! Talaga nga, nagmaya nga yung tirasin niya. Nagmayat nga, guyo din, galapayag na ni. Kita, matapyang-pyang ka, tikal-tikardiro ka talaga. Ay, ina. Ikatawa na nga, ilad-lad na pa eh. Ang ilang pagkakaisa na yun? Tatlo na yun, tatlo. Oh, magkakaisa. Nagsimula siya dahil gusto niya magkaisa tao. Tapos, sinundan niya ng pagkakaisa. Ang hangarin niya ay magkaisang tao. Ah, di ba? Ah. Ay ang unang hakbang. Ano unang hakbang? Upang tayo ay makaraos na nang? Dito sa gitna nang? Ng krisis na nasaan tayo. Sa gitna ng krisis ng pandemya. Oh. Sa gitna ng krisis ng ekonomiya. Nang? Dala rin ng pandemya. Okay. Inulit mo lang. Ay, banat, bay. Parang sino kang magaling, ah. Magaling ka nga ba, kalbo? Kaya naubos ang buhok mo, eh. Pagkabuli mo, eh. Diba? Ulo ko. Paulit-ulit! Kung pag-aaralan po natin ang kasaysayan ng... May problema daw sa pandemya. Okay, pakinggan ninyo, ha. Makinig kayo ang judgmental kayo! Sinong judgmental, kalbo? May problema daw tayo sa pandemya. Tingnan nyo yung solution niya. Tingnan nyo yung solution niya, ha. Pilipinas. Oh. Lahat po ng nangyari sa atin. Oh. Lahat ng kahirapan na dumating. Oh, ano daw? Lahat ng sakuna. Oh, ano nga? Na inabutan. No. Ng ating mahal na bansang Pilipinas. Ano? Uy, banat, magtala ka man. Huwag ka nga sa kapelo. Tayo po ay nakaraos lamang dahil tayo ay nagkaisa. Ayahon! Nagmait yung subwan iti kuda iti niyo. Lemon tangiwa na. Ay, nga na, ilad-lad na pa'y, mas laglaing. Isipin mo, ang haba nung intro na yun, ha? Tayo'y dumadaan sa pandemya! Tayo'y dumadaan sa kahirapan! Tayo'y dumadaan sa mga problema! At dalagpasan natin ito. Bakit? Tayo'y nagkaisa. Ala, na mata nakakatkatawa di jay. Manang nga ase, nga Diyos ko. Yan nga panagpanpanuno dahil yung tao. Ang lalim, di ba? Kayo, huwag kayong judgmental. Malalim, mahirap po yun. Mantakin mo. Pagkakaisa, banat bay. Hindi mo alam ang pagkakaisa. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Kasi ikaw, buli ka. Pag-aapaam na gitikwa, Pilipino. Hindi kayo magbubuyakin ni Banat Bay. Magbuyakay lang ni Maharlikan. May mayat pay. Padaduti maadal yung DJ. Kasi noon ni Banat Bay lang itibubuyakin nyo. Nagbaling kayo kasi sa kanya na damdamag. Kalbo kayo. Solusyon sa problema natin sa pandemya. Solusyon natin problema sa atin sa kahirapan ay pagkakaisa. O, di ba alalim? Hinarap natin lahat. Oh. Kahirapan. Lahat ng kahirapan. Hinarap natin lahat ng sakuna. Oh. Hinarap natin. Inulit niya ulit. Ah. Inulit niya. Lahat ng sakuna, problema, ano? Ulitin na. Tatlo maawatam, kalbo. Diba? Kasi hanang marista panunod mo. Tatlo maawatam lang. Diba? Gwiti ka level mo. Gwiti maawatan nyo. Tatlo maawatan nyo. Ulitin na. Diba? Ano sagot? Inulit ka uli, ah. Hindi ko nire-rewind. Baka akala nyo nire-rewind ko. Hindi ko nire-rewind. Inuulit niya talaga. Lahat ng krisis oh. Na isang buong loob, oh. Isang Pilipinas oh. Na nagkakaisa.
Ano din ang kakatatawa dyan, banat bay? Lusika, kathaan niya kasta, makipagkaykaysa, adupay, iti may tulong mo, iti bansang Pilipinas. Pero kung ganyan ka palagi, wala, hanggang ganyan ka na lang, magiging bully ka na lang habang buhay. Inulit niya na nga yung sentence, pati yung solution, ulit! Magkakaisa na naman! Don't tell me na in-exaggerate ko. Exaggerated ka mong katal talaga, Mot? Albu ka talaga. Ulit-ulit niya, yung problema, pandemya, dulubyo, lahat nandyan, ang solusyon, nagka... Ay, di ba? Kakabsat, makapasuro na ito yung lalaki. Ika nga, main, banat bay. Agdanag kayon. Agdanag kayo kasi talonan kayo nga tal talagan. Awanon, iti pag-asa yon uray agtitipon, iti butos yo, tagita manok yo, kaya may sa, iti ang manok ko, si ganito, manok ko, si ganito, kurada mo kaya may sa, dama nagibaga, talpakan na, ha-ha, oo na yan, karag kayon. Uno, kwan, agbak out kay latan. Kasi ano eh, gilas nga, naman ang agamali, gilas nga survey ni iti Lilo sa Dayday. 63% naman ang agamali ni BBM. O diba? 63% compare sa dagita kwa. Dagita kalaban na. Awa nun, iso nga kastante arami din yun. Pagkakatawaan niyo iso na. Tapno lang maperdi suna, arami din yung amin nga paraan. Tapno lang ibaga dagiti hangar sa sayaat nga bambanag. Ngam uri mong payaan niya, arami din yung. You can't change our minds. Marcos, number one. Ang sarap maging Pilipino. Kapag ano, nakikita ko yung mga caravan niya, talaga makikita mo yung pagkakaisa ng mga Pilipino. Only this time nga timaray ni President nga Bongbong, makita mo iti pagkakaisa ti kaaduan nga Pilipino all over the world, kung nasaan man ang mga Pilipino may pagkakaisa, diba? Kung kasi ka banat bay, alay nga pa itagperde. Para barang, mabaliwang ti panunuti sa bali. Alay nga ma, no mabaliwang pa. Ngam siya, kaaduan nga BBM supporters, kulos. Uray pa siguro aglupasay ka dita. Uray mang pa'y kurukuridag ka dita. Uray mang pa'y no aglua ka ti dara. Amo mabaliwang ti panunut men. Ang sarap maging Pilipino, banat bay. Sarap ng pagkakaisa, diba? Ramdam na ramdam sa lahat ng mga presidente ang tumatakbo ngayon. Kapag nanonood ang karamihan ng Pilipino ng karaban ni BBM, ramdam sa puso, maiiyak ka na lang na makikita mo kung gaano sinusuportahan si Bongbong Marcos ngayon. Kasi sasabihin ko na naman, mulat na ang mga tao. Ibalik ang Marcos, babangon tayong muli. BBM and Sara, President Bongbong Marcos, Vice President Inday Sara. Okay, Gagayam, mga kaibigan, hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo ang aking pagbobuljak sa kalbong ito. Sana maliwanagan ang isip nito. Baka sakaling tutubo pa ang buhok. Baka yun ang wala talagang pag-asa. Okay, see you next time guys. Don't forget to subscribe, press the bell button, and share. Dati ito pagayam yung kakabsat. Again, lalaing. See you next time.